skandalo. So, nag-umpisa din sa ano, sa confusion nga kay Vanessa Hudgens. Ano ba talaga? Ikaw ba ay star ni then Secretary Paul Soriano o talagang spokes ka for tourism ng DOT o ano ba talaga ang role mo? Yeah. At binayaran ba natin siya? Mm. Next, yung Love the Philippines na video. Next, yung mismong Love the Philippines campaign. Tapos na po, yung Chocolate Hills. Parang hindi kasi nila naiintindihan how tourism works. We can't blame Sec Frasco exactly kasi mayor siya ng Liloan, yun yung previous experience niya, tapos biglang catapulted into Secretary of Tourism. So ano yung tourism background niya? Ano yung promotions background niya? Ano yung background niya sa heritage conservation? Kung yung nanay niya, to be fair, a lot of people don't like her, but she instituted the mechanisms to conserve heritage in Cebu. So yeah, at least nakakaintindi si Gov Gwen. Pero si Sec Cristina seems to be coming from left field. So hindi niya ma-address. O ayan, naputukan pa sila ngayon ng Boracay. Exactly. Diba? Ng Boracay pa. Oo. Oh. Alam mo, ang daming issues, ano, and parang ano nga eh, sabi ko nga kanina, parang tone deaf na tong mga nasa DOT. Mabanggit mo kanina, nabanggit mo, attorney, yung Love the Philippines, sabi ko nga, parang, bakit pa nila rin tinuloy, eh, na besmirch na o na bahira na yung campaign slogan. Uh-huh. Diba, kumbaga, pag nadinig mo ngayon yung Love the Philippines, kung ikaw ang turista ngayon o ikaw ay taga ibang bansa, ang maunang papasok sa iyo yung skandalo, yung plagiarism, yung ginaya. Correct. Diba? So I don't understand, and I think it is really it has an effect, no, na negative yung naging brand ngayon. Kumbaga yung brand na Love the Philippines, you will now associate that with plagiarism, property theft mga, kumbaga, ano yan eh. Tapos, ito pa, yung isang pangalawang binanggit mo, yung bago yung Boracay? Chocolate Hills. Oh, yan Chocolate Hills, di ba? Although yan, siguro, maano rin natin dyan other government agencies plus the LGUs, but still dapat DOT should be also leading the campaign in really so far as really preserving yung ating mga heritage sites, and kasi mga tourist ano yan eh, number one ano yan eh, tourist destinations eh, di ba? Yun naman talaga, it's not just heritage sites, it's really what you are going to present to foreigners, to visitors. Yan ang gusto mong ibida. As a country, yan ang mga gusto mong ibida. Tapos makikitaan mo ng research. Huwag ka kalimutan kasi how does tourism work here? Dati, malaking agency ang DOT. Yeah. So, devolve sila. Yeah. Yung mga ano nila, mga employees nila, inilaan na sa mga LGU. So each LGU has what we call a tourism officer. Normally, yung tourism officer na yan, yan din yung, kumbaga, culture and arts na officer for some reason. Siguro, ang problema, hindi natin sufficiently na-educate kung paano yung promotions nito or ano. So marami dun sa mga local tourism officials natin ay hindi pa aware what constitutes tourism and what is a tourism product. Yung iba, I have to admit, may mga nakilala naman tayo na ang gagaling nila, but the others hindi. So anong nangyayari? Tignan niyo yung nangyari sa Boracay. Ang end goal nila was pera. So kahit na mag-build na ng infrastructure mismo dun sa beach, eh yung beach yung tourism product mo. Ang nangyayari, sa gigil gumawa ng pera, yung mismo tourism product, yun po yung nasisira. Like Chocolate Hills. Yeah. So, napaka-common na problema yan. So, yun ang unang challenge ng DOT, dun sa local. Kasi diba dalawang aspeto, yung local, yung international. So, sa local, dalawa yan. Yung local holders ng tourism product mo, tapos yung mga turista.
So, dun sa tourism product, kailangan empowered yung LGU and how are they empowered with education. So, ang dapat ginagawa ng DOT, working with the DILG, mag-check sila ano ang tourism or plan ninyo. Ano yung carrying capacity ninyo? That's number one sa tourism plan. Ang carrying capacity means makukompute mo kung ilan ang kayang turista dun sa area ninyo before start to deteriorate. So, ganun ang nangyari sa Boracay. Hindi sila nag-set ng carrying capacity. They just kept dumping and dumping more. Kuha lang sila ng kuha, allow sila ng allow ng mga turista. So, nasisira, nagka-ecola yung beach kasi hindi na nagagawa ng precautions yung mga hotels. Tapos may mga constructions na sa hotels, yung mga turista were ang minamarket natin were the wild parties and all that. So hindi yun yung pakay natin, or at least hindi yun yung original tourism target natin. So kailangan kada at least mag-concentrate ang DOT dun sa mga yung mga majors natin. I hate that word, pero mga major destinations, Palawan, Cebu, and of course, Boracay. Nagde-develop tayo sa Mindanao. Marami na doon. So it's not just, kasi ang pinakamadali for most of our DOT officials, beach. Ang dali ibenta ng beach. Yeah, kaya, ano yung difference ng beach natin sa beaches ng iba? I mean, ano yung laban natin sa Bali? Ano yung laban natin dun sa mga hidden delights ng ibang Southeast Asian countries? Hindi natin maano yun. Yung Boracay, may sariling marketing yun. At si, lumalabas yan parati, the most beautiful beach in the world. Pero pagdating dito, nadi-disappoint sila. So buti na clean up yung Boracay. But if they don't remember the lessons of the past, babalik tayo dun sa dati. At sisirain na naman natin yung tourism treasures natin. So yung on the other hand, yung developing of local tourists, kailangan i-encourage natin yung mga businesses to target local tourism. Kung napakamahal, yan yung isa sa mga dapat nating itakil kanina na binanggit mo nga una yung Love the Philippines. Pangalawa nga, yung mismong ating local tourism program, parang tayo mismo mga Pilipino, hindi natin ma-appreciate. Even though gustong-gusto natin pumasyal sa mga destinations natin, sa mga major attractions natin, di ba recently may nag-post? Magkano ang Manila to Siargao? Manila to Cambodia ba? Di ba? 21,000 papuntang Manila to Siargao. Correct. Tapos to Cambodia, to Phnom Penh, 6,000? 7,000? Correct. So sa airfares alone, or sa even boat fares, archipelagic tayo, ideally maganda dapat ang boat, ang ating transportation, ang shipping natin, pati yung mga pag nagmo-move ng pasahero. Ang problema natin, hindi siya maganda. Very, very few yung tourism grade, kumbaga, yung mga sinasawag nilang cabin or in the local parlance, cabin. sa mga cabins. Sa mga cabins, apat kagad. Wala kayong mga, yung magaganda, wala kang first class, walang ganon. O, diba? Walang mga suite, walang ganon. We're not targeting the local tourists. Hindi natin binibigyan ng mas magandang ng magandang packages. Even more, dahil nga ang mentality nila is mahihirap ang gumagamit ng barko para umuwi ng probinsya and so on. It's no longer true kasi if we develop yung cruise ship mentality, ang dami natin local destinations na galing kang Manila, galing kang anywhere, pupunta ka dun sa tourism destination, gawin yung mas mura pero mas maraming benefits, ang vibrant sana ng tourism industry natin. May mga roro tayo, gusto natin, dala natin, sasakyan natin, isakay natin, ang mahal-mahal for the average tourist.
hindi sila magastos ng ganyang kalaki. Even worse, have you ridden yung sa barko? Ay nako, buwis buhay yung banyo. Ako, ay, sinasabi, malayo pa lang, hinihimatay ka na. I can relate to that dahil ako sumasakay ako ng mga Roro before. Pupunta ako ng Occidental Mindoro, pupunta ako ng Oriental Mindoro, ng Romblon. Walang mga biyaheng eroplano yan. Kung meron man, yung schedule ng eroplano, mahirap. Oo. Once a week lang. So, paano kung business trip ka doon, aantay ka na isang linggo, minsan tapos ka na ng 3 days doon sa Romblon o sa Mindoro. So, sumasakay ako yung barko. From Batangas, that is like a 14 to 17 hour trip. Ayan. Tapos yun nga, pwesto ka, alam mo, kung ordinary passenger, yan, makikipag-unahan ka ng pwesto. Correct. Hanapin mo kaagad yung pinakamagandang higaan na makukuha mo dahil pagka na, doon ka sa may sa ilalim ng TV na pagkaingay-ingay dahil 24-hour bukas yung TV. Correct. Pabang nanonood sila ng TV, pinapanood ka rin nilang tumutuloy yung laway mo habang natutulog ka. Even worse, ito pa ang nangyayari. So sumakay kami ng ganyan to unknown destination, wag na natin banggitin. Nagbarko kami, kasi walang iba, dahil yung time na yon wala yung mga choppers. So nagbarko kami. Hala, kahit may ticket ka, dinumero yung ticket mo, aagawan ka. Oo, agawan yan. Diba? Walang disiplina yung mga tao. Tapos yung mga, ano bang tawag doon? Doon sa barko, yung mga officials ng barko, they don't care. Ito po, life hack. Pag kayo, sumakay kayo ng barko, ha? Hanapin nyo agad kung saan nakalagay yung life vest tsaka yung yung lifesaver na. Ayan. Diba? Ayan. Kasi yan. Nako, importante po yan. Dahil yan din, agawan yan. O kaya, dyan. Diba? Oo. Diba nakakabaliw? Pero, sayang. Ayun yung missed opportunities. So, may maririnig ka na ngayon, may mga cruise ships na gustong pumunta dito. Remember, yung isa pa yan. Isa pa yan yung skandalo ng DOT rin. Shared yan with the DOTR. Dumating yung cruise ship, tapos ang kitid pala ng dadaanan ng mga pasahero. So, ayan, pagdating, unang salubong sa mga foreign tourists, fiasco na kagad. Diba? So, ang lapit lang sa pangalan ng DOTSEC. Alam mo, pinaka-basic na nga lang. Pagdating mo dito sa Pilipinas, kung ikaw ay foreigner ka, ang unang bubungad sa'yo, naiya, di ba? Sus Mariosep. Yan, di ba? Pagbaba mo pa lang, pagtaxi pa lang. O yan, isa pa yan, taxi. Di ba? Yan. Kunwari, yung Manila to Cebu, o Cebu to Manila, isang oras lang mahigit. Oo. Oh, so umalis ka ng Cebu kunwari ng alas 12 ng tanghali. Hindi, sabi mo ng alas 10 ng gabi. Umalis ka ng Cebu. Dumating ka ng Naiya, lumanding ang eroplano ng mga 11:20. Oh. Alas 12 na, nasa eroplano ka pa. Kasi hindi pa makataxi yung eroplano. Ay, sus, pariyoso. Taka, attorney, paglabas mo ng bridgeway, di ba? Oo. Ang unang bubungad sa'yo sa atin dito sa Naiya, ako, pansin ko yan, ha? Uh-huh. Ang unang bubungad sa'yo, mga empleyado ng Naiya, mga airport staff na nagkukumpulan sa isang lugar, nagte-text o nag-ano na, yung iba nakataas pa yung t-shirt, parang alam yung papetiks-petiks. Yun ang yun ang visual, kagad. Tapos, makikita mo, lalakaran mo yung terminal, yung gate, paglabas mo, pag ano mo doon sa gate, wala ka man lang visually pleasing na ano. Meron dyan sa Naiya sa Terminal 3. Meron dyan parang landscape area na, sus Marie Joseph,
Mahihiya ang hardin de ano. Tamo ah, nagmi-meeting yung chief of staff tsaka yung tao ni Secretary Prasco, pinag-uusapan airport privatization, no? Airport improvement 'yan. Gusto nilang ano, 'di ba? Syempre, lagyan yung input ng DOT. O, pero wala eh, hindi inuna dahil inuna yung kaibigan na nasa Japan eh. Mm-hmm. So ano talaga, wala ho talaga tayo mapapala, mga kababayan, sa DOT na ultimo airport natin, hindi natin maasahan sila na yung, alam mo na yung, kasi nga sabi ko nga first impression yan eh. Diba yung unang bungad sa pag tourney, diba, pag bumiyahe ka ng Bangkok, pag bumiyahe ka ng Hong Kong, pag bumiyahe ka ng Singapore. Sa ngayon sa Middle East, ngayon pabonggaan sila ng airport sa Middle East. Diyos ko po. Tapos, ang ironic doon, mga Pilipino gumagawa po noon. Ah. Diba? Ay, yun eh. Ang dungkot, sayang. Pero yun na nga, itong, dapat ang Pilipinas, land of opportunity. Ang problema talaga is the, ano, yung government participation. So, di ba, sinabi ko, teka, ano bang ginagawa ng ating DOT secretary? Ba't hindi niya kausapin ang DOTR? Yeah. Sino yung mga shipping magnates dito? Ba malalapit ito sa presidente? May avoidance lines. Yeah. Ba? Diba? Na marami naman silang ano, benefits sa gobyerno. Yung, why not give something back? Mga taga Cebu, yung mga shipping magnates na yan, di ba? Yung mga Goto, yung mga, di ba? So, dapat si Secretary Frasco should be spearheading or should be, you know, really making that extra effort na to maximize yung ano nga eh, yung ating tourism potential. Pero lalo na in this ano nga, revenge travel phenomenon na globally being experienced. Sayang. Sayang. Kaya ni Attorney, yan ang ating problema ngayon sa DOT. But ang problema natin sa DOT is politicized. Bakit ka mag-a-appoint na ano ng DOT secretary out of political accommodation? Favor, oh. Ka-appoint ka ng somebody who knows what they're doing. So, yun. I mean, you put in, let's say, somebody sa, let's say, sa DOE, yung secretary has worked in the, ano, in energy. Sa housing, di man natin siya ganong hindi man tayo fan, pero he worked in construction. Pero you put in tourism somebody whose only claim yata to tourism is naging turista siya, which isn't enough. So kung yung nanay pa niya, maintindihan ko. Kung nanay niya yung inappoint, maintindihan ko pa. Hindi sa ano, but we know what she has done. So accomplishment lang ba? Na, yeah. It manifest kasi, di ba, attorney? I think hindi naman tayo tipong bumabanat dito out of nowhere o out of thin air na gumagawa tayo ng issue. Lumalabas po eh. Lumalabas yung incompetence, lumalabas yung walang proper awareness o experience in tourism, ano, di ba? Matters. Kaya it reflects po sa output. It reflects po sa mga nangyayari ngayon sa ating tourism front na nakikita natin that, you know, in this period po na tourism should be at the forefront of our revenue generating measure ng gobyerno, and at the forefront dapat ng tourism in trying to revive the economy of the country post-pandemic, eh hindi po natin nasisisi yung opportunity, hindi po natin na ma-maximize yung mga pwede pong dapat pinakikinabangan natin o dapat po ay nakukuha natin ngayon. Sayang! Kumaga, wasted opportunities yan. And I think even nung pandemic, nag-umpisa na sana silang inaayos na, di ba? Yung tourism ano rin eh. Pinaghandaan na rin po yan eh. I recall even in Congress gumawa na nga sila ng ano diyan, 'di ba? Ng yung bayanihan program diyan, yung bayanihan law, may tourism ano 'yan, component.
Kaya nga ano, kaya nga nagkaroon ng Love the Philippines eh, kasi nga relaunching eh, kasi nga post-pandemic, kailangan po talagang maano natin eh, makuha natin yung opportunities that global tourism presents. Pero wala. Sad to say po mga kababayan na kami tutulog-tulog talaga, sorry to say. Yeah, if we are to blame po the Department of Tourism, I think it's worst performing. Oh. Yeah, it's one of the worst performing agencies in government right now. Maliit appreciation ng tourism. Hindi nga eh. Kumbaga, supposedly dapat ano mo ang revenge tourism, i-maximize mo o i-seize mo yung opportunities in revenge tourism. Ang ginawa po ng ating Secretary of Tourism, nag-reverse tourism, sila po yung biyahe ng biyahe abroad. Di ba? Attend ng kung ano-anong convention na wala namang market data ang Pilipinas doon sa mga convention na sinasal. At kung saan merong dapat na yung pinupush talaga ang Pilipinas, yun nga po, inaaway pa. Ina-antagonize pa. At ginagawa pang kalaban ngayon at pinipersip pa o binabanatan pa mismo ng gobyerno natin as, you know, as enemy. Which is really, ano, really... Ayan, attorney. Speaking of which, yung segue natin dito, yan sa South China Sea na... Isa pa yan. Ano ba yung nangyari sa Abra? Ah, sa Pilar Abra. Meron kasing video. Oo. Na, there's, ano ba yun? Hindi maliwanag what it is. Ako, ang impression ko, ito sa drone. Merong... Parang live fire eh. Parang binabarel, ano? Eh. Parang shooting something out of it. Na may ilaw. Oh. Na lighted. Parang tracer bullets. Parang, when I saw it, it's like an aerial combat na... Well, kung wala naman kasi pong gera, that would have been like a live fire exercise. Mm-hmm. And yeah. Ang tanong, bakit may live fire exercise dito sa atin? Diba? And so close. Kung mag-live fire exercises ka, yung hindi nakikita ng population. Exactly. It can be misconstrued. Hala. And na-delete daw yung mga video na yun. Yeah. Nawala daw ngayon sa social media. The surest way to create suspicion is to have somebody delete a video. I mean, why would you delete it kung and wala pa namang proper explanation, di ba? Wala pa namang explain, di ba? Wala namang official explanation. I think meron bang ang Abra government, ang LGU ng Abra, meron bang statement? So, pero it can't be a coincidence na sa Norte yan. So, yun nga. Which is really, well, you know, we have been seeing a lot of videos, mga kababayan, a lot of raw footages of deployment of armaments, di ba, attorney? Yeah, and more troops. And troops. And there are troop movements already. There are already like videos abound where in Subic, nakikita na yung mga modern warfare. Mm-hmm. Ano po? Nandiyan na. Pati nga gasolina, nandiyan eh. Right. So, kompleto na sila. You know, for me, attorney, I find this really disturbing as a Filipino. I mean, I cannot understand why our country now is going to be dragged into a war that we don't want and a war that would have devastating consequence sa atin. Maybe kung hindi tayo mag-exaggerate, sabihin na lang natin po na sabihin na natin sige. Kunwari iniwasan tayo ng mga superpowers in terms of yung military attacks. Pero economically madadamay din po tayo eh. But you know what's also happening? Mm. Congruent to that or corollary to that. Bakit yung acquisitions natin sa pag-improve ng ating AFP capacity, ubod ng bagal? Hindi niyan ba napansin?
Panang ni Duterte, pag sinabi niyang, oh sige, bili natin yan, bumili ka ng ganyan. Yeah. Dumating yung mga choppers within his presidency. Correct. Nakainan tayo na ano, na, ano ba yung binili natin? Yung... ano yun eh? Meron tayo... Nurse. Yung... Ay, yung ano, USA, hindi. Pero sa transport. Poland, yun ano, di ba? O, transport. O, yung mga Black Hawk? O, Black Hawks, nag-ano tayo. O. Yeah. At same time, kasi ano, aging yung mga Sikorsky natin. Yes. Yung mga Huey's. Nag-augment yung, tayo, di ba? Pero in-augment pa rin natin. Kasi yung Huey's, yun po yung minamounta ng, ano, ng machine gun. Ano. Yun, yung, ano, yun yung fighters natin. Kasi hindi naman natin kailangan ng high-speed, high-tech masyado kasi yung problema natin is insurgency. Correct, correct. So, at the time, kaya nga in-avoid ni Pangulo, Pangulong Duterte noon, na meron tayong foreign enemy dahil hindi pa built up yung capacity natin. Pero at the same time, habang sinasabi niya, hindi pa natin kaya, pinipilit niya na magkaroon tayo ng capacity. Yes. So, ayan, no, 16 ang na-acquire natin na Black Hawks. Yeah. Tapos, yung mga Hercules, ilan na ba? San Dosena na. Do you know na nung time na bumaba si Pinoy, isa na lang ang Hercules natin? Isa na lang ang C-130 natin? Imagine that. And for almost the whole Aquino administration, we had two working Hercules, two working C-130s. And nung bata ko, ang dami nating carriers. Kasi ilan ang flights niyan from Villamore Air Base to the various bases all over the country. Kasagsaga ng insurgency, tuloy-tuloy ang pag-supply. Nag-evacuate tayo. So, we had the C-130, C-123, C-47s, lahat yan flying condition. Mm. Pero yung pinaka-workhorse natin, yung mga Hercules, kasi pwede mong sakyan ng truck yan. Yeah. Pwede yung, ano, yung kalalaki, yung tanket. Yung mga land transport, pwede yan. Oo. Oo. Anong ginawa natin in the years intervening? Wala. Mabagal ang acquisitions ng AFP because it was riddled with corruption. Ngayon, mabagal na naman. Tanong nyo kung bakit. Precisely the same reason, mabagal nung pre-Duterte era. Kasi nagja-jockeying kung sino yung ahente inside the AFP ang makakakuha ng kontrata. So mga competing yan, o ito kausap mga kano, ito kausap kung sino-sino abroad, ganyan. So lahat yan nagko-compete. Pag mananalo yung isa, gagawa nila ng problema, matetenga na naman yung proyekto. E ingay ng ingay yung ating mga national officials tungkol dito sa ating participation on the Taiwan Strait issue. Pagkatapos, hindi tayo makamadali dun sa ano pag-upgrade ng sarili nating capacity. So, paano gagawin natin? Ano, higa na lang tayo, bahala na si Batman. Attorney, aside from that theory or aside from that idea that mayroong mga ahente o may mga gustong gumagapang, is it also possible that kaya rin bumagal is because foreign power is like saying na, oh, teka ha, dahil body-body na tayo, sa amin lang kayo. Well, meron din ganon. Tapos, pero hindi naman talaga plano nitong uncle natin na i-upgrade. Ang ibibigay sa atin, surplus ulit. Meron na nga nakatay na yung, ewan ko, F-16s ba? Na luma, second hand, ang inaalok sa atin. So, I think it is not in the interest of America to see a Philippine military being upgraded. Di ba? I don't think that America would want us to have this capability, this modern warfare capabilities. Huh. Unang-una, eh, syempre, ayaw niyang umano tayo dahil kailangan sa kanya lang tayo nakadepende. Pangalawa, syempre, ang dami niyang mga junk, eh, kailangan niyang i-read off. And who better is market? Ayan po, ang Pilipinas, ang tambakan ng mga surplus at mga hand-me-down. Ayan. Bumalik tayo.
parang nawala, 'di ba? Dati may pride na tayo, may capacity tayo pag bumibili tayo. Nasabi ng pangulo, bago ang bili ninyo. Oo eh, tsaka ano? Pumupunta na tayo sa Russia. Oo. 'Di ba? Nag-aano tayo, talagang bumibili tayo based on really what we need and what we can have for our country, and we are not really tied to one foreign ano lang power na siya lang ang magsusupply sa atin. So meron pa, 'di ba, yung issue of interoperability. Kailangan nakakapag-usap, may communications yung ating mga tropa, at saka you can communicate with anything, with anybody, like may communications with the Air Force, ang Army, and so on. So that was also top of at the top of the minds of the former president, of the mind of the former president, and na ano yan, he was able to execute this. Yun ang wino-worry ko. Grabe yung saber rattling natin, pero wala tayong capability. Grabe yung sandal dun sa kay Angkol. Eh paano yun? Diba? In addition to that, it's not enough that we're talking about capability to defend ourselves. What about capability to feed ourselves at this time? Angasan tayo with a country that we rely on, is our number one trading partner. So pagdating sa pag-import ng pagkain, number one din sila. So paano gagawin natin? Hindi pa natin nabibuild up yung capability natin to feed ourselves. Instead, we have grown more and more dependent on importations from the very country na nirarattle natin. So paano yun? Again, paano na naman ang ano? I mean, parang mali-mali yung priorities at hindi maliwanag kung may plano ba dito, or are they making this up as they go along. No, parang magkano ba bigas sa Amerika? Diba? I think that they pour a lot of money dun sa kanilang government propaganda that is geared towards destroying influencers, radio hosts, and all that who don't agree with them, instead of building up capabilities. Yeah. Ilang developmental projects, napansin nyo ba? Yeah. There are no developmental projects, or very, very few, if ever, that were included in the 2024 budget. So we have no intention of developing the capability of local businessmen. Napaliit pa natin because of the Maharlika Investment Fund, yung pera na nilalaan ng Land Bank of the Philippines para sa agrikultura, for the loans for agriculture, eh lumiit lalo. Walang fiscal space na tinatawag sila. Wala talaga. And there's so much more. I have been in contact with other people relating to our tax regime and all that. Ang dami nating missed opportunities. So, and there's nobody at the wheel. Parang, at the very least, there should be a leader saying, teka, nakakaligtaan natin ito. Teka, we need to take this. Wala pa rin hanggang ngayon. Ay, naku, attorney. Recently, our president has this statement over the weekend, over the Holy Weekend. And the one thing that I've really noticed about that statement is the wording, the phrasing. And it's so eerily states-like, or United States-like. US-like. From brother. Oo, the words that are used, yung mga tipong, ano to? Yung ginamit ng mga terms eh. Proportional countermeasure. Diba? The virtue of a proportional response. Yan. Yung nga ganyan eh. Napapanood ko yan sa West Wing tsaka sa ano eh. Sa the American president eh. The virtue of a proportional response. Pagka ang Amerika po ay aatake, tatanungin ng ano, ng security room, yung ano tawag nila, situation room. Nagmi-meeting ang presidente, chief of staff ng military, vice president, tsaka yung head ng mga security councils ng Amerika. Ayan. So, tatanungin ni presidente ang kanyang grupo. Okay, we will attack Libya or we will attack Syria. What is the proportional response that we should do
how should we attack? Kailangan ba yung mataong lugar na maraming yung maraming collateral damage? Mga ganun. So, yun ang mga nabasa ko dito sa statement ng ating Pangulo. And for me, as my final word ngayon, attorney, it's like, you know, I hope lang po that really, kung meron po tayo ngayong foreign policy na talagang gusto po, I think it should be a policy that should really protect and uphold the interest of the Filipino people. Sana po. Sana. Hindi po yung interest ng foreign power na gusto lang tayong gawing bala. Attorney, thank you ha. Pero I want to hear from you yung your take on ito nga. On this. Your final words on the issue sa yan, sa impending. On both of them, itawid natin pareho. What we see here are issues regarding leadership. Yeah. So, it all comes down to leadership. When it comes to, for instance, ito, so nagkaroon ng issue dito sa Pilar Abra, and then there's nobody talking about it. We don't have anybody briefing us, nobody saying, oh, relax everybody, that was just a this and this, or relax everybody, this was out of proportion, whatever. It is not listening. Nobody is listening to us. Nobody's at the wheel. Nobody's monitoring yung iniisip, nararamdaman ng taong bayan. Nobody is telling us it's okay. We're in charge. We'll take care of it. Nobody tells us that. In tourism, again, a failure of leadership. A failure of leadership because you chose somebody to manage a particular sector that this person has no idea what to do. Kumbaga, you can't wing it. There's some things talaga that you cannot make up as you go along. Hindi ito yung parang wini-wido na wala nyo na lang. Managing our international relations is not something that you can say na, I'll just make it up as we go along. Ganun din. Whether it is tourism or international relations, whether it is rattling our saber at another sovereign country or managing our own local tourism, what it comes down to is leadership. We need a clear vision and we need a leader who will tell us, kayo, are you doing your job? What's going on? Report to me. Why is this happening? And the ability to say, you're not doing your job, chugi ka muna. Political accommodation be damned. You got to go. Diba? But there's nobody who's doing that. We have not felt any leadership coming out leadership, not even leadership statements or affirmations. And that's what it all comes down to. And with that po, mga kababayan, maraming salamat sa ating napakagandang bisita ngayong gabi. Attorney Trix Cruz Angeles. Thank you, Attorney, and sa uulitin. Maraming salamat po, everyone. Good evening. God bless. This is Mark Lopez on behalf of our other Pugat bloggers, mga hosts. Subaybayan niyo po kami Monday to Friday, 7 to 8 p.m. dito lang sa DZRJ, 810 a.m. Radyo Bandido. Patugtugin na ang Pugat Vloggers Team Song! Pugat Vloggers, ang kurap titirisin sa loob sa bayan. Kasama natin ang tropa, Pugat Vloggers. Pugat Vloggers. The views and comments of the